File ng kaso ang TV actress at YouTube vlogger na si Jelay Andres sa Quezon City Regional Trial Court. Nakasong violence against women and children dahil naman anya sa emotional trauma depression. Mukhang wala na talagang balikan na magaganap sa pagitan ng mag-asawang Jelay Andres at John Gutierrez. Matatanda ang ilang beses naging usapin sa social media ang pambababae ni John Gutierrez. Umugong kasing muli na nahuli na naman ni Jelay ang kanyang asawa na may bagong babae na naman. Ayon sa mga clue na binibigay ni Jelay at sa mga investigator nating netizens, pinaghihinalaang ang babae daw ni John ay ang TikToker na si Yumi Garcia. Una na nagsampa ng kaso si Andres laban kay Gutierrez noong April 23, October 2018 nang magpakasal sina Jelay at John. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, naghiwalay din ang dalawa kasunod ng pagkatuklas ni Jelay na may ibang karelasyon ng kanyang mister. Sinampahan ng kasong concubinage ni Jelay si John, ang napapabalitang karelasyon nito at ang mga taong kasabwat di umano sa panloloko sa kanya. Ang kanilang initial hearing ay naganap noong May 18 na pareho namang dinaluhan ni John at Jelay. Yes, syempre kailangan natin magpatawad. Kasi ang pagpapatawad is hindi naman para sa taong nagkamali sa'yo. Ang pagpapatawad is para sa sarili mo. Peace of mind. Minabuti ni Jelay na magsampa ng formal na kaso sa tulong ng Department of Justice laban sa kanyang asawa sapagkat matinding emotional stress at trauma ang inabot niya sa mga panloloko nito. Dapat positive ka lang lagi. I-rest mo yung utak mo. Ako ganun, i-rest ko yung utak ko. And magpipray ka, tapos iwas sa mga negative. Jelay deserved better and she deserved to be happy. Ikaw ka, Chismax, anong masasabi mo sa pagsampa ng kaso ni Milovs? Sa tingin mo ba tama ang naging desisyon niya na ito? Just comment down below. Bye! Subscribe for more Chika Update! Bye!